Oh, di ba? Kita niyo ba 'yan? Oh, di ba? Ang sarap. Tara, samahan niyo akong magluto. So, napagdesisyonan kong magluto ng escabeche kasi nga may tuyo kami. So, yung binili lang namin is yung kamatis, sibuyas, at saka yung iba pang sangkap. So, after noon is in-slice ko na agad ang kamatis. Then, after ko ma-slice yung kamatis is hinugasan ko na para matanggal yung mga buto-buto. So, may iba na gusto nila yung buto-buto. So, sa akin kasi is tinatanggal ko siya. So, iba-iba tayo ng, alam niyo na, way sa pagluluto. So, kung ano yung sa inyo, ito naman yung version ko. Pagkatapos naman is, sinislice ko na yung sibuyas. Ayan, into cubes-cubes lang din siya. After naman ng sibuyas is nag-slice na din ako ng bell pepper. Balik kalahati lang yung nilagay ko. Baka kasi, maging maanghang siya, may bata pa namang kakain. So yes, si Ate MJ mahilig po siya sa tuyo. Yan. Then pagkatapos noon is sinunod ko na din yung bawang. Ayan, dinurog ko lang siya para mabilis ko siyang mabalatan. Syempre, ni-slice ko na din siya ng maliliit. Ayan, o di ba? Feeling chef 'yan. Char. Tapos ito na yung mga na-slice natin na mga sangkap at ang yung tuyo natin. Afternoon is nagpainit na ako ng kawali para iprito ko muna yung tuyo. Ayan, o di ba? So nilagay ko na siya lahat para isahan na. So dito na din ako nagluto sa loob, guys. O di ba? Ang galing ng lutuan namin, small but terrible. So kung gusto niyo din tong kung gusto niyo din ng ganito, guys, hot plate. So mga nasa 200 something lang ito sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section pati sa caption natin. Then after maluto yung tuyo, syempre, kinisa ko na din yung sibuyas at saka bawang. So yung ginamit ko na mantika is yung pinagprituhan ko ng tuyo, then binawasan ko lang siya kasi medyo madami yung mantika kanina. So after naman noon, nilagay ko na din yung kamatis. Ayan. So niluto ko lang ng masyado yung kamatis para naman lumabas yung katas niya, o di ba, katas 'yan. After naman noon is nagtimpla na din ako, nilagyan ko na siya ng magic sarap and konting asin. So dapat pala hindi na ako naglagay ng asin, guys, kasi hindi ko hinugasan yung tuyo. So 'yan, masyadong maalat pala yung tuyo tapos naglagay pa ako ng asin. So inadjust ko na lang siya para maging matamis. So nilagyan ko siya ng maraming sugar. So naglagay na din pala ako ng konting ketchup, guys. Tapos ayan, nilagyan ko na din siya ng tubig. And naglagay na din pala ako ng suka. So hindi ko na na-videohan yung paglagay ko. Tapos ito na yung finished product natin. O di ba? Masarap 'yan. Kita niyo naman, di ba? And ito naman yung ebidensya, guys, na masarap talaga yung luto ko. O di ba? Yun lang. Salamat.